Magandang araw po ulit sa ating lahat. Ako po ulit si Jeffoy at welcome po sa aking YouTube channel. So, bago po lahat, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe sa aking channel. So, today po, gusto ko pong pag-usapan natin. Gusto kong magbigay ng information sa mga gusto magtrabaho dito sa Taiwan. Kung magkano nga po bang sinusweldo dito sa Taiwan. So, hindi to in general yung sasabihin ko. Hindi lahat, pero karamihan ng kumpanya, ganito yung pasweldo. So, sisimulan ko sa overtime para mas maliwanag. So, meron kasing dalawang klase ng overtime dito. Yung una, yung 2 hours na fixed overtime na tinatawag namin, kung saan, instead na 10 oras kang nasa kumpanya, ba 8 hours yung trabaho tapos 2 oras yung break time na which is hindi naman yun bayad. So, ang nangyayari, nagiging peaks na every day, every pasok mo, nagiging siyang 12 hours. 12 hours yung pasok mo kasi may fixed na overtime. Yun. And yung second na overtime naman is yung rest day overtime. So, yun yung pinakagusto at pinakaayaw din ng mga Pinoy dito. Kasi pinakagusto kasi syempre, yung isang buong araw mo, 12 hours overtime yun. So, mas malaking bayad. And ayaw kasi minsan ang daming overtime, nakakapagod sa trabaho, minsan wala na rin pahinga. No, nakakapagod talaga. Well, based on my experience. Pero pagdating naman ng salduhan, yun. Diba? And so balik na tayo sa sweldo. Hindi ko na papahabain pa to, ayoko ng maraming paligoy-ligoy. And basta gusto ko short video lang pero informative. So, ang pinaka sinasahod ko dito, ito yung kapag wala yung rest day overtime. Yung wala yung rest day overtime namin. Tapos, hindi ko na rin, i-breakdown pa yung mga, magkano yung mga, binabayaran namin dito. Basta yung mga insurance, health insurance, labor insurance, sa broker's fee, everything, ilalabas ko na. So, yung pinaka net na nakukuha namin, pag walang, rest day overtime is 22,000 NT. 22,000 NT equivalent to nasa 35,000 to 40,000 peso depende sa palitan. Nasa ganun siya nag-range. Yun. So 22,000 NT, yun na yung pinakabuo mo makukuha. So less na yung bayad dun sa boarding house and sa mga broker's fee and kung ano pang mga fee. So, hindi lahat ng kumpanya, ganun yung sinusweldo, pero karamihan, ganun. Tapos, so kapag may mga, yung mga rest day overtime, yung rest day mo, pumapasok ka, siguro ang pinakamalaking sinusweldo dito is, kano ba, yung pinaka-fix na is 38,000 NT, which is nasa kulang-kulang 60,000. Tansya ko lang, 60,000 NT. Yun, malaki. So, kung malaki talaga pag masipag ka mag-overtime. And syempre, it's up to you kung paano ka makakaipon. Diba? Kasi, kung gaano ka kagastos o kung gaano ka tipid dito. Kasi, kung matipid ka, malaki talaga yung maiipon mo. So, enough na yung 3 taon na kontrata mo dito, I think. Kasi malaki naman yung sweldo. Yun. So, hopefully na nabigyan ko kayo ng mga information about dito sa sweldo. And siguro sa mga susunod na video ko, magbibigay din ako ng mga iba pang information about Taiwan. Kung na yung mga kultura, pagkain, at kung ano pa. So, pag may time ako, magagawa ako ng video about that. So, kung sana mag-subscribe kayo sa aking channel. Kung trip nyo yung mga video ko and yung mga information na binibigay ko po sa inyo. At maraming salamat sa panonood. Ako nga po pala ulit si Jeffoy at thank you.